Hello guys, so kung magandang ha, umaga po. So kung bago pa pala, please like, subscribe, comment, share niyo po. At saka topic ko po ngayon is about sa asthma. At ang taon nito, ubo. Ubo, sipon ngayon. Medyo allergy. Kung ano bang gagawin nun guys. So first, sa video ko po is panoorin niyo po sa playlist po. Sa health tips and advice, yung video na importante, balanced diet, constipation, bawas mga doktor, proper food regulation, health crash course, at saka yung mga sabi sa doktor, mga reference, mga halamang gamot, plus anong gagawin sa gabi, sa pag-umaga, at saka yung kape guys. So marami po kayong dapat tandaan at saka dapat mapanood guys. So pamulaan na lang sa YouTube. So okay guys, ano mo gagawin sa sa inubo? So, nung nakaraang last week guys, inubo ko ang mga bagay na check natin kung inubo tayo. Tignan nyo yung mga lagay na plato nyo, baka marumi yan. So, linisin yung chlorine, yung CR, baka environment. Tapos, pwede siya balanced diet, yung kamatis, carrots at pipino. Salad nyo kamatis, yung calamansi. Iwas lahat po ng mga bawas. So, pinakamaganda po guys is citrus juice, calamansi, diba? At saka yung kamatis guys. Source siya ng vitamin C, pang-fight po sa mga infection. At saka yung bawang, kakainin niyo siya, or yung onions. Kasi antibacterial siya, may allicin siya, na chemicals, pang-fight po. So, ano po sa mga respiratory, vitamin C. So, yun po ang pinakamaganda. So, vitamin C. Sa mga calamansi, mga 5 or 10 na piraso na calamansi, gawin mo siyang juice. So, balanced diet guys, at saka iwas lahat ng mga bawal. Bawal sa mga doktor. Mga pagka nilalaman ko po ito, kapag ano. Saka yung halamang gamot sa ubo. Kasi mga ubo ngayon mas ito. Lumala na yung mga ubo ngayon. Lagundi at saka ano, sambo. Ito or 5 piraso sa halamang gamot. So 5 o 7 piraso na dahon sa 2-3 basong tubig. Pakuluan niya siya at saka pamparelax, papalamig niyo. Then, sarain niyo. Di ba mas maganda siya, linisin niyo. Yan lang, lagundi at sambog. Meron namang mga, kapsula sa, Playmix, pwede naman. Playmix, lagundi. Kung hindi, mas maganda mapacheck ako sa doktor niyo. Kung matagal ng ubo niyo. So, yun po guys, vitamin C, carotene. Sa mga prutas at gulay, pwede siya. Saka, sa mga panilagirilyo, o sa mga sa mga usok-usok, at saka yung mga maganda daw yung salabat, yung ginger. Iinumin na parang kape siya, pero once a day or twice a day lang. So, cut down sa mga maaalat. Diba? Mas maganda siya guys kasi para hindi vitamin C lang, saka avocado. Pwede naman siya avocado pang sa mga sipon, mga ubo at lagnat. Ubo, sipon at lagnat. Yun ang ginawa ko nakaraan guys. Nag-viral infection ako yung nakaraan. Ubo, sipon at lagnat ako nakaraan. Allergy pa ako. So, grabe ko guys. So, nag-pray ako, ginawa ko nun guys, na-constipated ako nun. Nagsimba kami nun sa, Philippine Air Force. So, last week yung experience ko nung last month. Inubo ako guys, nilagnat at sinipon pa ako. Grabe matindi yung sakit ko, kahit healthy na ako. So, ginawa ko lang guys, cut down sa mga processed food, kaya ng mga gulay, prutas. May malalaman sa vitamin C. Tante, malinis sa paligid at saka tamang tubig 1 hour per hour at saka pahinga. Huwag mag
matagal matulog sa gabi kasi may hina yung immune system yung laban. Saka deep breathing at saka tamang tubig at pahinga at hindi ma-stress. Opposite po, mga lagundi, hindi po hindi maasahan ng survival. Mga twice, one week or twice, two weeks lang yan. Pero kung di talaga lumala pa rin yan, so dapat iwasan ang constipation. Dapat twice a day or three times a day ka makatae. So dapat constipation, iwas, balanced diet, mga bawas sa doktor, iwasan nyo talaga yan. Kahit wala na akong mga bawal guys, wala akong soft drinks, wala akong alak, wala akong sigurio, wala akong drugs. Nagkasakit pa rin ako ng ubo, sipon at lagnat. Simple lang, linisin yung paligid nyo. Every week may chlorine, yung CR nyo at yung lagayan ng plato. Baka dinaanan nyo ng mga daga, marumi, or... So kung maganda rin, calamansi at honey. I-juice nyo siya 30 minutes or 1 hour before eating. So yun po ang maganda sa ubo, lagnat at sipon. So, nagbaon ako sa school, busy rin ako, pwede naman sa work, pwede sa school. Magbaon kayo, kamatis, carrots at pipino. Salad nyo, i-separate nyo ang asin at calamansi, dalawang piraso. Takain nyo, una ang hilaw ang mga salad. Then may play mix ka, may prayers. So 1 hour, huwag kumain ng tubig, huwag uminom ng tubig ka tapos kumain, 1 hour. Then, yun guys, mga after 2 weeks or 1 week, lagnat ko, nawala siya guys. Just 1 week, quick siya. So, pang-prevent din siya sa lahat ng ibang sakit. So, yun lang po ang gagawin guys, kung masyadong maalat, matamis, at mga... Kasi feeder yung mga sugar, yung mga matatamis na juice, yung mga pagkain, feeder siya ng bakterya sa ubo. So natural ang lawas natin, mag-provide siya, mag-flema siya. Pero kung malala na talaga, lagi-lagi ka na ng unu-ubo, at saka may mga kulay na, calamansi guys, calamansi or lemon juice, may honey. At yung bakterya siya, gagamitin niya siya sa tamang paraan. At saka unahin nyo kakainin yung bago sa salad, kakainin yung sibuyas, yung garlic, yung ano, onions, yung ano, makaiyak ka pag i-ano mo siya sa kusina. Yun ang kakainin mo, dalawa. Provide sa bacteria din sa halad. Then, pero ang ano, sa umaga, lagundi mo na sa mga capsule naman siya. So experience ko talaga to guys, ubo, lagnat at sipon. Naka-recover po ako guys, sa latest talaga to na pangyayari. So, yun po guys, ang ubo at sipon. Hindi siya magical na pag inom mo, wawala agad. It takes time and practice. Okay, ganun lang po ang ginagawa ko guys. Balanced diet, proper food combination, bawas sa doktor, iwas. Proper food combination, constipation at health crash course as a mga refer sa doctors at lamang gamot. So, lundi at sambog. So, yun po guys, ang pinakaganda po. At saka, huwag tapos kumain, huwag kumain ng prutas pagkatapos kumain. Unahin talaga mga hilaw. At saka, proper food combination guys. At saka, iwas sa lahat ng soft drinks, alak, sigrilyo. Kahit wala ako ng mga bagay na yun, nagkasakit pa rin ako guys. Kahit malusok na. So, siguro sa panahon ngayon, medyo wala na ng mga panahon ngayon. Baka, siguro, kung tama lang kinakain natin guys. Kung hindi tayo processed food lagi, mahihina yung immune system mo kasi wala siyang panglaban yung katawan mo. So, yung mga salad, yun ang mapapfight kung twice a day, three times a day ka magsasalad, mawawala yun guys. Depende sa recovery sa at sitwasyon ng katawan ng tao. Long time niya siya gagawin. Pero at least, mga promise ko, two weeks or 1 week, i-recover kayo guys kung susunod lang kayo sa video na ito. So kung bago ka pala, please like and subscribe, comment, at share niyo po. Experience ko talaga guys, makita niyo sa YouTube na nakaraan. Kasakit talaga ako kahit malusog na ako guys. Siguro sa sobrang lakas ng panahon guys, saka
Stress din ako dati, pagod, tagal matulog. At saka, pagod, tagal matulog, nag-share din ako eh, nag-share din naman ako sa health. Tulog, magkain ng mga dilata, mga processed food, mga karne. So, mahina yung immune system mo guys kahit malusog ka. So, malunggay, pwede naman, depende. Hindi naman siya pwede sabay, hindi naman sasuggested na sasabayin mo kakain lahat. Survival siya per week, per month, per year. So, ganun lang po guys. Unang shortcut, huwag kayong babalik sa bawal po ng mga pagkain. Kasi babalik at babalik yung sakit niyo. Promise. Saka pwede naman spirulina. Depende sa budget niyo, anytime, anywhere, at kahit ano nung sinasuggest ko, pwede siya. Basta stop lang lahat ng bawal. So thank you po guys. Please like, subscribe, comment kayo. Mag-like, subscribe. Thank you po guys.